Kamusta mga chong? Panibagong araw, panibagong buhay at syempre panibagong episode na naman ang pag-uusapan natin. Matapos niyang mag-resign si Coach Yeng Giao as NLEX head coach, ito na nga, hindi na pinatagal at ito ay bumalik na sa dati nitong kupunan, Rain or Shine, Elasto Painters. Napakagandang balita nito para sa bayan ng Ross. Ito talaga yung maganda eh. Kagaya ng sinabi ko sa nakaraang kong video, nababagay si Coach Yeng Giao sa isang independent team, yung underdog ba? Kasi napakagaling mag-develop ng talent nitong si Coach Yeng Giao eh. At yung pag-iwan niya sa Rain or Shine Elasto Painters noon, siguro isang malaking learning experience na lang ito kay Coach Yeng Giao. Parang shot race lang, di ba? Nakakapal ang mukha niyo. Ang kagandahan kasi sa pagbabalik ni Coach Yeng Giao sa Rain or Shine, yung ibang players alam na yung sistema na ipapatakbo niya dito. At gaya nga ng sinabi ko, low budget man ang Rain or Shine sa pagkuha ng mga big time players at mga dekalibreng imports, pero yung suporta naman ng team owner at ng management ng Rain or Shine, talagang nandun eh. So yun lang, good luck kay Coach Yeng at sa Rain or Shine Elasto Painters. Sana bumalik yung dating bangis ng bayan ng Ross. So ayun nga mga chong, hanggang dito na nga lang muna tayo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pakilike mo naman ang aking Facebook page, Marl Hoops. Pakifollow mo na din ako sa aking TikTok account. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Pakilike and share mo na din ang video na ito. Let me know your thoughts, just comment down below. By the way, this is Marl Hoops. I'm out. Bye-bye.